Dati po, pinagtatrabaho kayo ng 6 na araw sa isang linggo, pero ang sweldo po natin, 5 araw lamang. Ina-announce ko po ngayon, simula ngayong linggo, 5 araw na lang po sa isang linggo ang inyong trabaho. Ginagawa po natin ito dahil ito ang makatarungan, ito po ang tama. Kung 5 araw ang sweldo, 5 araw lang din dapat ang trabaho. So, congratulations po sa inyo. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa tindig at itsura ay alam mo na anak siya ng isang pinakasikat na komedyante ng Pilipinas na si Vic Soto. Pero bakit nga ba hindi niya naman ang galing sa pag-arte at pagpapatawa ng kanyang ama? Bakit iba ang hilig ng binansagang public sweetheart ng Pasig City? Victor Maria Reyes Nobla Soto, o mas kilala bilang Vico Soto, ipinanganak noong June 17, 1989 sa mga magulang na sina Vic Soto at Connie Reyes. Makailang beses mang alukin ng kanyang mga magulang ang batang si Vico na maging parte ng showbiz, pero hindi sila nagtagumpay na mapapayag ito. Mahiyain ito at kadalasan ay tumatanggi itong magpakita sa telebisyon. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts degree in Political Science sa Ateneo de Manila University noong 2011. Pinagpatuloy niya ang kanyang postgraduate degree sa Ateneo School of Government at nagtapos noong 2018. Unang pinasok ni Vico ang politika noong 2016 nang tumakbo siya para sa posisyon sa Pasig City Council at nanalo siya bilang isang independyenteng kandidato bilang konsehal. Tinutukan niya ang The Pasig Transparency Mechanism Ordinance, kung saan hinahangad nito na maisiwalat ang public record sa mga mamamayan. Ito ang nagsilbing kauna-unahang lokal na bersyon ng Freedom of Information sa Metro Manila. Nagsilbi lamang siya ng isang termino bilang miyembro ng Sangguniang Panglungsod, at noong taong 2019 ay sumali siya sa Aksyon Demokratiko Party at nanalo bilang mayor ng Pasig City. Tinalo ni Vico ang nooy alkalde na si Robert Eusebio. May mga kwento pa daw noon na sadyang ipinagbawal ang pagtitinda ng kakaning Vico sa siyudad ng Pasig dahil sadyang naaalala ng mga tao ang pangalan ni Vico sa tuwing nakakarinig sila ng boses ng naglalako ng kakaning Vico. Nakatulong man ito o hindi, ay hindi na napigilan ng kanyang panunumpa sa pwesto bilang bagong alkalde ng Pasig noong Hunyo at 30, 2019. May isa pa akong magandang balita. Mayo 14, pagbago na ating mayor, tayong lahat makakakain na uli ng Vico. Hindi na bawal ang pagbibenta ng Vico sa Pasig. Ang kauna-unahang kautusang pang-ehekutibo ni Vico nang manumpa bilang alkalde ay suriin at imungkahi ang mga bagong solusyon para sa kasalukuyang sitwasyon ng trapiko sa loob lamang ng 45 araw. Sumentro sa universal healthcare, pabahay, edukasyon at laban kontra korupsyon ang pamamahala ni Vico. Ayon sa kanya, na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang pangangalaga sa kalusugan na magsisilbing malaking hakbang sa pagsugpo sa kahirapan. Sinabi din niyang sisiguraduhin niyang lahat ng pamilya na nakatira sa Pasig ay magkakaroon ng sariling bubong na tutuluyan. Nangako din siyang lahat ng informal settlers ay hindi pwedeng pwersahang paalisin sa kanilang mga tirahan hanggang sa ang pangunahing serbisyo at kabuhayan ay masisiguro sa napiling relocation site. Naglagay din si Vico ng Pasig City Anti-Corruption Hotline at tiniyak ang isang non-government organization o civil society organization ay magbabantay sa bawat proseso ng pagbid sa pamahalaang lungsod. Ang iminungkahing solusyon ni Vico sa problemang ito ay tiyakin na ang mga desisyon sa pagkakaloob at pagbibigay ng prioridad ng mga serbisyo ay ibabatay sa datos at pagkakaroon ng pantay na pakikitungo.
Nang manalasan na sa bansa ang pandemya, si Vigo ang nanguna sa kanyang baluarte upang bigyang diin ang lahat ng kinakailangang hakbang na dapat gawin upang matigil ang paggalat ng virus. Kahit baguhan at bata pa sa politika, ay tila naging magandang ehemplo siya sa mga kapwa niya politiko. Pero sa kabila ng kanyang mabuting gawain at layunin, ay hindi maikakaila na nasangkot siya sa mga issue tulad ng siya ay nakusahan ng paglabag sa mga quarantine protocols ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa operasyon ng tricycle sa siyudad ng Pasig. Ito ang isang aksyon na ipinagbawal ng Department of Internal Affairs and Local Government. Dahil dito ay nagpadala sa kanya ang NBI ng isang sulat upang sagutin ang kanyang di umano'y mga paglabag. Iginiit ni Vico na itinigil din nila ang operasyon ng mga tricycle sa lugar na kanilang nasasakupan nang siya ay nakatanggap ng kautusan mula sa DILG. Kalaunan ay humupa din lang naman ang mga usapin na yon tungkol sa mga aligasyon sa paglabag ni Vico sa ilang mga kautusan sa panahon ng quarantine. Naging matayog man ang karera ni Vico sa politika, pero naging malumbay naman ang kanyang buhay pag-ibig. Sa isang panayam kay Vico, sinabi niya na hindi niya prioridad ang usapin ng kanyang puso dahil sa siya ay isang abalang tao. Sinabi din niya na ang kanyang mga tipong babae ay simple lamang at siya ay magpapakasal sa edad na 40. Sinabi din niya na handa siyang tumanggap ng mga aplikante. Sa murang edad ni Vico ay nagpamalas na siya ng galing pagdating sa serbisyo at pamamalakad sa politika. Inaamin din naman ni Vico na kinokopya din naman niya ang mga magagandang proyekto ng ilang mga alkalde ng ibang lungsod para anya mas makakabuti na rin sa kanyang lugar na nasasakupan kapag ito'y maipatupad rin. Dapat po nagtutulungan tayo. Ako po, bilang mayor ng Pasig, marami po akong ginagaya din na ibang mayor. Nakikita niyo po siguro yung mga sinasabi, ginagaya ko yung sa Valenzuela, pati Manila, QC. Pag may nakita kaming best practice sa ibang lungsod, we try to replicate. Siguradong malayo pa ang mararating ng pangalan ni Vico sa larangan ng politika sa paglipas ng mga panahon. Kaabang-abang kung ano pa kaya ang mga makakayang gawin ni Vico sa larangan ng paglilingkod sa tao. Ikaw, pabor ka ba sa pamamalakad ni Vico Soto? Kung meron ko yung gusto malaman na kahit sino pong mamamayan sa Pasig gusto kong malaman ng isang bagay tungkol sa ating lokal na pamahalaan. Kung gusto kong malaman na magkano ba yung pinapagawang kalye sa tapat ng bahay ko, magkano ba yung materyales ng kalye na yan, pupunta lang po kayo sa ugnayan ng Pasig Center, i-request po ang impormasyon at ibibigay po within 10 minutes ang impormasyon na hinahanap natin. Mahigit 5 video po yata ang sinend sa akin ng mga TPMO enforcer na nangungutom. Binibigyan po kayo ng isang pagkakataon na lamang na magpakatilog. Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.